tayo ngayon sa Bukidnon, traffic pa rin abutin natin. Galing tayo ng Maynila, traffic, pagdating sa Bukidnon, traffic pa rin pala. Iba pala dito, kahit probinsya dito. Ito ang sitwasyon. Sa Maynila, ganun din dyan ang senaryo, traffic. Dito, sa amin, sa Bukidnon, ayan, traffic pa rin. Ayan. Kinukunan ko to ng footage para makunan nyo yung pagkamayambing yun kung anong pagkakaiba dyan sa lugar namin. At dyan din sa lugar natin na pinagtatrabuhan natin dyan sa Pasay. Ito ang pinaka-proper city ngayon dito sa Valencia. Isa sa napaka-sipong syudad dito sa Bukidnon, mga guys. Nag-alam namin Bukidnon may dalawang syudad at saka dalawampung bayan o munisipyo ang baga tawag sa iba. Syudad tawag naman sa iba dyan sa Luzon. Kita natin yung walang humpay na repair ng highway dito. Mula nung nakarang taong umuwi tayo, repair. Ngayon, repair pa rin inaabutan natin. Walang katapusang repair ng highway dito sa Bukidnon. Okay, biruin mo, ganun pa rin. Nakarang taong umuwi tayo, ganito din. Ngayon umuwi naman tayo, ganito pa rin inaabutan natin. Bagay yung sinasabi nila na may budget naman daw pinaglalaan kaya lalukuhan mo ba? Sayang naman huwag naman parang siguro yung marialay yung budget na yan na sa ibang sumupos na proyekto bukod sa pag-rehabilitate ng highway na kung saan hindi naman, yata ito masyado pang sira. Dadaanan pa naman. Iba din ang tao ngayon binabalikan pag-uwi natin ngayon. May makikita na tayong isang ginagawang infrastruktura dito. Yung mall yata to, yung tinatawag nilang guys, ano mall, papasilip ko lang sa inyo mga guys, yan na. Natigil lang to dahil sa pandemic, kaya siguro walang mga tao ngayon makikita natin na nagtatrabaho o gumagawa. Dahil sa pagkakalam ko, pinapatigil daw muna dito sa local government unit dito mismo ng siyudad sa Valencia. Siguro may mga ilan yung mga skeletal unit, mga skeletal ng mga empleyado pumapasok dyan sa loob. Pero yung mga total volume ng maning ng tao dyan na nagtatrabaho ay hindi natin magkikita sa ngayon. Iwan ko lang kung kailan magulit, kailan ulit yan magbalik yung normal operasyon nila. May kalakihan din ang mall na to, ang tinatawag nila. Ito ang kilalang mall dito sa Bisaya at sa Mindanao. Particularmente dito sa probinsya namin sa Bukidnon, yung tinatawag nilang Gaisano Mall. Ayan, pasilip, kitang-kita nyo naman yung repair dito sa highway namin. Ayan. Sana naman matapos ang panahon ng repair na to. So maganda sana kung may ano na siya, yung tinatawag na mating. Lagyan siya ng mating ang bakal para sa tawag na natin na pangmatagalang proyekto. Pero pag ganito na buhos lang, puro konkrito ang ibubuhos, ay di maiwasan, darating din talaga yung panahon na abot na rin yung limit ng konkrito na mabibitak na rin siya sa vibration dulot ng mga sasakyan na dumadaan araw-araw. Ayan, kita niyo mga taong gumagawa dito sa amin. Thank you.
probinsya sa Bukidnon. Tawag na Balinsya City. Sa susunod ko namang bahagi, mga guys, isi-share ko sa inyo naman siguro yung kung paano naman na nila itinanim yung mga palay dyan sa sakahan nila. Kaya makikita natin sa inyo kung paano pinipit ng mga magsasakay yung buong bansa natin sa Pilipinas. Katedral namin, San Agustin Parish. Wala. San Agustin Parish. Sabi naman yung may mga flood na makikita natin. Yun, may mga bus na naman na mga transit Mindanao mga guys. Sabi ng ating kumpanya ng bus dito sa Mindanao, particularmente dito sa amin sa Bukidnon mga guys. Yan ang plaza, katabi ng katedral namin, ang tinatawag ng Plaza Rizal. Pagkakalag po yung ilalim niya, basement ay parking area yata. So, makaparada yung malapit lang dito. Pinipunta namin yung malapit. Yan sila pumaparada sa ilalim ng Disney na yan. At pakita ko sa inyo yung bandila ng Pilipinas, yung matawat natin. Ayan. Ngayon, uuwi muna ako sa lugar namin, sa barangay kung saan din nasasakop din dito. Isa sa mga barangay kung saan tayo pinanganak, saan tayo lumaki. Valencia City, Bukidnon. Thank you.